dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-YouTube, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo. Isa po ko sa mga masugid mong tagapakinig ng inyong programa sa radyo. At nakakatuwa na napapakinggan ka na rin sa YouTube at sa podcast. Halos araw-araw akong nakikinig sa mga sari-saring kwento ng buhay. At yon ay naging libangan ko na ang pakikinig pagkagaling ko sa aking trabaho sa UAE. Naingganyo akong isulat din ang kwento ng aking buhay para ipamahagi ito at baka sakaling makapagbigay ako ng inspirasyon, kung hindi man ay leksyon sa inyong mga tagapakinig. Sisimulan ko ito sa aking pagkabata, simula nung ako ay magkaisip na. Anim kaming magkakapatid at ako ang pang-apat. Dalawang babae sa una at tatlo kaming lalaki na susunod at ang aming bunso ay babae. Ang aming tatay ay isang pangkaraniwang karpintero lamang. At kung minsan ay nagnenegosyo ng pamimili ng palay at pagbebenta ng bigas. At ang aking ina naman ay isa ring pangkaraniwang may bahay at may maliit ding sari-sari store. Noong bata pa ako ay tandang-tanda ko pa, noong ako ay nasa elementarya pa lamang. Maganda ang aming buhay dahil masipag ang aking mga magulang sa pagtatrabaho. Nakapagpundar sila ng aming bahay at lupain na 8 ektarya. Sagana kami sa prutas at palay na biyaya ng lupang kanilang naipundar. Nasa kolehiyo na noon ang aming panganay na kapatid at nag-aral noon sa Maynila. Samantalang nakatira kami sa probinsya. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa grade 3 pa lamang ako sa elementarya. Isang araw ay nagkaroon ng pagpupulong sa aming pamilya. At noon ay naiintindihan ko na ang mga kaganapan. Nagsalita ang aking ama at sinabing dahil sa pag-aaral ng aming panganay na kapatid ay kailangan gumawa siya ng hakbang para makapagpatuloy ang aming panganay na kapatid sa pag-aaral sa kolehiyo. Para sa kanyang pag-aaral at walang ibang paraan kundi ang ibenta ang aming lupain. Gusto ko noon ang kumontra. Pero ano nga ba ang magagawa ng isang musmos ang kaisipan na katulad ko? At nagkasundo din kapag nakatapos ang panganay namin. At kung siya ay makapasok sa trabaho bilang maestra, ay siya naman ang magpapaaral sa susunod kong kapatid na babae na isang kasunduan na magpapatuloy sa amin na mga susunod ding mag-aaral sa kolehiyo. Nakatapos nga naman ang panganay namin. Pero bago sa kanyang pagkuha ng diploma, ay nakipagtanan siya. At ang kasunod noon ay ang pamamanhikan ng aking magiging bayaw. Dinamdam ito ng aking ama at halos patayin niya ang mga ito sa mura. Sa tulong ng mga nakakatanda ay napagsabihan din ang aking ama na tanggapin na lamang at sa pag-aasawa rin daw matutuloy ang aking kapatid. Nagpatuloy ang aming buhay at sa dagok na natamasa ng aking ama ay naglayas ito at iniwan kami. Nagpunta siya ng Mindanao.
Nalungkot ang aming ina pero wala siyang nagawa bagkos ay nagpatuloy siya sa pag-aaruga sa amin. At sa tulong ng aking kapatid na panganay, dahil sumasahod na rin siya noon. At sa tulong din ng aking bayaw ay nagbigay din sila ng panggastos namin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng aming pagkain. Nasa ikalamang baitang na ako sa elementarya. At ang aking pangalawang kapatid na babae noon ay papasok na sa kolehiyo. Minabuti na lamang niya na sa probinsya na lamang siya nagpa siyang kumuha ng pagmamaestra sa kalapit naming bayan. Nakatapos ang aking kapatid na pangalawa at ako noon ay nasa 4th year high school na. Ang elementary at high school ay katabi lamang ng aming bahay at kalsada lang ang pagitan. Kaya nalalakad ko lamang ito pagpasok ko sa eskwela. Sa aking pag-aaral, Papa Dudut ay maswerte naman ako. At ako ay nakakuha parati ng pwesto sa bawat baitang na aking natatapos. Hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Oo, Papa Dudut. Nakagraduate ako ng high school na hindi nagbabayad ng aking matrikula or tuition fee. At malaking katipiran yon sa aming buhay. Maraming nagsasabi na sadyang matalino raw ako at masipag. Dahil sa panahon na ako ay nag-aaral. At kung wala akong panggastos ay nandyan at umaakit ako sa mga sampalok at wawagwaging ko ang lahat ng mga hinog na bunga. At doon sa bayan ay ibebenta ng aking nanay sa pamamagitan noon ay makakabili na ako ng short pants na pampasok ko sa eskwela. Tama, Papa Dudut. Gagraduate na ako ng high school ay hindi ko pa nararanasan ang magsuot ng mahabang pantalon kundi short pants lamang. At kapag naka-short pants na ako ng maiksi, binili lang ng nanay ko sa palengke ay masaya na ako. Nakapagsuot lamang ako ng long pants noong JS prom namin. Pero hiniram ko sa kapatid kong panganay na lalaki at nakapagsuot din ako nito noong graduation ko ng high school. Binilhan ako ng aking kapatid na panganay kasama pati sapatos na kung tawagin nila ay charol. Yung nangingintaba na gawa sa papel o karton. Dahil yon ang requirement sa graduation, ang magsuot ng pantalon at puting long sleeves at dahil din sa ako ang valedictorian at magsasalita ako sa harapan ng karamihan. Valedictory address, ika nga nila. Sa panahon bago ang aking graduation sa high school ay umuwi ang aming ama. Ewan ko kung panonoorin niya ako sa aking graduation o talagang wala siyang swerte sa pangingibang probinsya. Sa panahon na yon na siya ay dumating ay mayroon siyang regalong pulang damit sa akin na kung tawagin nila ay Vonel. Yeye Vonel na close neck pa nga. Tuwang-tuwa ako sa aking damit. At halos saan man ako magpunta, ay yon ang parati ang sinusuot ko. At nakakatuwang tawagin nila akong si Mr. Yeye Vonel. Nagpatuloy kami sa aming payak na buhay. Naunang nakagraduate sa akin ng high school ang aking kuya at siya ay pinag-aral ng Associate in Marine Engineering sa Manila sa PMI. Nagpaubaya ako, Papa Dudut, dahil sumunod lang ako sa napagkasunduan na kung sino ang nakatapos. Ayun naman ang magpapaaral sa susunod. At sa panahon na yon, nag-asawa rin ang pangalawa kong kapatid na babae. Dahil wala naman akong ginagawa, kinuha ako ng panganay naming kapatid para mag-alaga sa kanilang mga anak. Tagahatid sundo ng eskwela nila at tagapag-alaga ng walang sahod. Dahil sa pangakong pag-aaralin nila. Oo, nakapag-enroll ako sa mumurahing eskwelahan sa Maynila. Mura lamang ang tuition sa unang semester ko. Ako ay scholar dahil nga sa valedictorian ako ng high school. Sa naunang semester ay ayos lang dahil hindi pa ako nagbabayad ng aking tuition. Pero hindi ko na na-maintain ang aking scholarship dahil marami akong obligasyon.
ang pag-aalaga sa aking pamangkin at malayo ang lugar ng eskwelahan at wala akong pambili ng mga project at libro. Pumasok pa rin ako sa pangalawang semester pero hirap na akong tapusin dahil hindi na ako nakakabayad ng aking tuition. Kaya naman nagpasya na lamang akong tapusin ang semester at huminto na ako. Oo Papa Dudut, nahinto ako at umuwi ng probinsya namin at doon ay naging standby ako. Hindi naman matatawag na lubusang standby dahil kung may magpapatanim at magpapagapas ng palay ay nandun ako. Sa kada araw na magtatanim at magpapagapas kami ng palay ay sasahod ako ng 10 piso kada araw. Libre nga lang ng tanghalian at merienda. Taong 1975 yon at kasalukuyang panahon ng martial law sa Pilipinas. At sa panahon din na pagtira sa baryo namin, isinasama ako ng tatay ko na magpiyon sa construction. Kapag nakakakontrata siya ng bahay na gagawin dahil magaling siyang karpintero. Pero sa panahon ding yon, malimit na rin kaming magkasagutan ng tatay ko dahil sa pwersahan niya akong pinagtatrabaho sa construction at walang sahod. Dahil sabi niya ay pinapakain naman daw niya ako sa pang-araw-araw. Nagrebelde na ako hanggang sa isang araw na nakasagutan kami na kung bakit inuuna ko pa raw ang aking mga barkada kesa sa pagtatrabaho sa kanya. At sa panahon na yon ay binugbog niya ako. Tumakbo ako sa aking tiyuhin at doon ako nagtago. At dahil may naitabi naman akong pera na hindi nila alam ay pinayuhan ako na pumunta ng Mindanao na kung saan ay nanggaling ang tatay ko noong siya rin ay naglayas. Nakarating ako ng Mindanao na kung saan ay hinanap ko ang kapatid niyang babae na doon sila nakatira sa Dajangas City. Sa una ay mabait sila dahil ang target ko noon ay pakikiusapan ng aking pinsa na ipasok niya ako na tagalinis o janitor sa eskwelahan na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero hindi naman nangyari yon. Bagkos ay nagparinig na sila sa akin na pabigat daw ako sa buhay nila. Umalis ako at naghanap na lamang ng ibang trabaho hanggang sa natanggap akong tagapitas ng bunga ng saging sa Istanfilco o kung tawagin nila ay Standard Fruit Company sa Lagaw. Parte pa rin ng Dajangas o kung tawagin nila ngayon ay General Santos City. Dahil maliit pa ang aking katawan ay muntik na itong bumigay at nagkasakit ako. At sabi ng kakilala ko doon, hindi ko raw kaya ang pagbubuhat ng buwig ng saging. Kaya nagpasya ako na lumipat sa Katitisan, Sultan Kudarat, na kung saan ay nakatira ang kapatid ng nanay ko na lalaki. Natuntun ko ang lugar nila at doon ako pansamantalang tumira. Nakatulong nila ako sa isang anihan ng palay dahil ako naman Papa Dudut ay marunong ding magbukid, mag-araro, magsuyod, magtanim at maggapas ng palay. Nang kasunduan ay bibigyan nila ako ng sahod na 4 na kaba na palay bilang sahod. Hindi yun natupad Papa Dudut dahil noong matapos na ang anihan. Ewan ko kung bakit nagagalit ang asawa ng tiyuhin ko sa akin. At minsan pa nga ay narinig ko ang salitang ilonggo na sinasabihan ng tiyuhin ko na bakit mo pinatira ang pamangkin mo dito. Na baka raw mawala ang mga palay sa kanilang imbakan. Hindi na ako humingi ng aking bayad bilang kasugpon o katulong sa pagtatanim. Bagkos ako ay nagpaalam na lamang sa aking tiyuhin, nalilipat na lamang ako ng tirahan. Dahil may kumukuha sa akin na pinsan din ang aking nanay na nakapag-asawa ng Muslim na taga Katitisan din. At doon nga ako tumira. Papa Dudut, marami ang nagsabing masama daw ang ugali ng mga Muslim. Pero hindi ko nakikitaan ng kasamaan ang tiyuhin kong Muslim na si Tiyo Abdul. Bagkos ay inako niya ako na parang isang tunay na anak.
Nakaisang taniman din ang palay ako sa kanila. Pero noong magsisimula na rin magtanim ang kapatid ng nanay ko ng palay, ay pumunta siya sa bahay nila, nila Tiyo Abdul, at kinuha niya ako sa kanila. At hindi na ako pumayag dahil ang sabi ko ay masaya na ako kina Tiyo Abdul. Ewan ko, Papa Dudut, kung bakit nakuha niya akong bugbugin hanggang sa inawad siya ng mga kapitbahay namin. Kinabukasan ay nagpa siya si Tiyo Abdul na bumalik na lang daw ako sa Luzon, at ibinenta niya ang kanyang pang-spray ng gamot ng mga palay sa halagang 500 piso at ibinigay yon sa akin para sa pamasahe ko sa barko. Napaiyak ako dahil kung sino pa yung hindi ko kadugo ay siya pa ang mabait sa akin. Mabuti na lamang at may mga taong katulad ni Tiyo Abdul. At yun nga, nakabalik ako ng maayos sa aming pinakamamahal na baryo sa Luzon. Natuwa ang aking nanay pagkakita sa akin at niyakap niya ako. Hindi ako nagkwento ng mga pangyayari sa Mindanao dahil alam kong mapapahiya siya, pati ang aking tatay. Minabuti kong kimkimin ang sama ng loob. Sa aking pagtira naman sa aming baryo ay ganun pa rin. Bumalik ako sa pagtatanim ng palay, paggapas at pagpiyon sa construction. Sa panahon na yon ay nakatapos na ang aking kapatid na lalaki sa kursong Associate in Marine Engineering. Inaasahan ko na baka sakaling pag-aralin din niya ako. Pero kabaliktaran at siya ay nag-asawa na at nag-migrate sa London kasama ng kanyang asawa. Naghintay ako ng kanyang ipapanukala pero wala. As in, wala talaga. Kinumpronta ang aking ama na saan na ako yung napag-usapan natin na kung sino yung makakatapos sa pag-aaral ay siya namang magpapaaral sa susunod. Ang sagot ng tatay ko ay hindi raw niya mapipilit ang mga kapatid ko dahil may sarili na silang mga pamilya. Nagulat ako sa mga sinabi ng tatay ko at sinabi ko na kung ganun din lang, ako ay aalis na lamang muli para hanapin ko ang aking kapalaran, saan man ako makarating. Pumayag naman siya at ako nga ay nakarating sa Kawayan, Isabela, na kung saan ay naroon ang isang kapatid ng aking ama at isang kapatid ng aking ina. Iisa ang kanilang baryo at magkakapitbahay sila. Pero doon ako tumira sa anak ng kapatid ng aking ina para maging katulong muli sa bukid, dahil maliit pa noon ang mga anak ng pinsang kong lalaki. Lumipas ang mga buwan. Nakatira ako sa kanila hanggang isang araw ay mayroong taga NIA o National Irrigation Administration na nagpaskil na kailangan nila ng mga tauhan para magtrabaho sa paggawa ng mga daluyan ng patubig papunta sa mga bukid. Marami kaming mga aplikante at isa ko sa mga pinalad na matanggap. Sa aking pagkakatanggap sa trabaho ay napansin ang aming inhinyero na ako ay nakatungtong sa kolehiyo. Kaya ginawa niya akong leadman o leader ng isang grupo ng trabahador para sa paggawa ng mga daluyan ng patubig o trenches. Sa aking bagong trabaho ay may nadadaanan akong bahay pagpasok sa pinapasukan ko sa NIA, San Mateo, Isabela. Sa bahay na yon ay may isang dalagang kakatapos lamang nag-graduate sa kursong maestra, at siya ay nagsimulang magtrabaho sa Kawayan Elementary School. Halos sabay kaming dumarating sa hapon pagkatapos ng aming trabaho, at isang hapon na nagkasabay kami sa pag-uwi, nagpakilala ko sa kanya at gayon din siya sa akin. Yon ang simula ng aming pagkakaibigan. Kapag wala akong pasok sa aking trabaho ay pumupunta ako sa bahay nila, dahil may palaruan ng kapatid niya ng pool, isang maliit na version ng bilyar. At isa pa ay may improvised basketball court din sa harapan ng kanilang bahay. At doon nagtatagpo-tagpo ang mga mahilig maglaro. Isa na doon ang naging karibal ko sa panliligaw sa dalagang maestra. Sa mga araw na nagpupunta ako sa bahay ng maestra, siya ang pinaka-vocal at sinasabing kung sino man daw
ang manligaw sa maestra ay magdadaan daw sa ibabaw ng kanyang bangkay. At ako ay natatawa na lamang sa mga naririnig ng maestra mula sa bibig ng aking karibal. Ay lalo siyang hindi pinalad at ako ang kanyang pinili para sagutin ng kanyang matamis na oo. Umabot yon sa kalaman ng aking karibal at kinumpronta niya ako at sinabing tantanang ko na raw sa panliligaw si magandang si Gina, ang magandang maestra. Pero ang sagot ko ay hindi na pwede pare, kasi may unawaan na kami dahil sinagot na niya ako. Doon pa lamang sa kumprontasyon na yon ay gusto na raw niya akong suntukin pero hindi niya magawa dahil nasa trabaho kami. At takot din siyang matanggal sa kanyang trabaho dahil maraming saksi kung sakaling aawayin niya ako. Lumipas sa mga araw at isang araw ng sahod. Inaya akong manood ng sine ng aking katipan sa linggong darating. Pumayag naman ako at natuloy nga. Paglabas namin ng sinehan ay nagulat na lamang kami dahil nandoon sa harapan ng sinehan ng aking karibal at may kasama pang dalawang lalaki at mga pinsan daw niyang mga yon. Hindi na sana namin sila papansinin pero bigla na lamang may sumuntok sa aking likuran at sunod-sunod na yon. Hindi ko alam kung sino at saan ang aking sasanggahin. Umiiyak si Gina ng malakas at may mga nakapansing tao at tumawag sila ng pulis. Nang makarating ang pulis ay nagtakbuhan na sila. Mabuti na lamang at puro mga buko lang sa aking mukha at ulo ang natamo ko. Tinanong ako ng mga pulis kung bakit ako pinagsusuntok ng mga naging kalaban ko. Pero imbis na ako ang sumagot ay ang katipan ko ang siyang nagpaliwanag sa mga pulis. Tinanong din ako kung magireklamo ako sa presinto at nang makapag-file ng complaint pero sumagot na lamang ako ng hindi na. Total ay parang practice ko lang naman yon at suntukan lang naman. Kami ay umuwi ng sabay ni Gina. Habang nakasakay kami sa jeep ay hindi matigil si Gina sa pag-iyak at paghikbi. Sinasabi niya na traidor daw yung manliligaw niya. At sagot ko naman, kung suntukan at kung mag-isa lamang siya ay hindi ko siya aatrasan. Pero ang ibig sabihin ng katipan ko ay malimit daw na manaksak sa kanilang baryo ang nakalaban ko. At baka saksakin lang daw ako ng basta-basta. Sa puntong yon ay tumawa na lamang ako. Ano pa nga ba ang silbi ng buhay ko kung wala naman akong natatanaw na ginhawa? At isa pa ay may ugali ako na ayaw akong tinatapak-tapakan lang at ipinaglalaban ko parati kung alin ang tama. Hindi ko sinabi sa katipan ko na may background din ako sa basic martial arts sa aming school noong high school. Kaya malakas din ang loob ko na harapin ang mga kalaban. Ano man ang gawin nila sa akin. Lumipas sa mga araw at araw din ang linggo. Dumaan yung karibal ko sa harapan ng bahay ng aking tiyuhin at nakasabit sila sa likod ng jeep. Sa kadahilan ng puno ang pampasadang jeep na kanilang sinasakyan, ay napilitan din siyang bumaba habang nagbababa ng mga pasahero sa tapat. Nakita niya ako at bigla lang sumigaw ng ganito. Anong gusto mo? Magkabukol muli? Lumipat ako sa jeep sa labas ng kalsada at sinabi kong matapang ka lang kapag may kasama ka pare. Kung gusto mo ay mag-square na lang tayo. At dahil maraming nakarinig ay nagkatsawan tuloy. At may mga nagsabi na oo nga naman, kung talagang lalaki ka, pumayag ka sa hamon niya na mag-square. Hindi ko alam kung napahiya siya o dahil sa kantsaw kaya pumayag siya ng suntukang mano-mano. Pareho lang ang laki namin. Maaari din na parehas ng timbang at sa madaling sabi ay napatumba ko siya at siya mismo ang umayaw sa suntukan. Nagsisigawan ang mga manonood at dali-daling umalis na sila kasama ng kanyang mga pinsan. Lumipas ang tatlong araw at mula nang magsuntukan kami ay hindi ko siya nakikita maski sa aming trabaho.
Hanggang sa isang dapit hapon na galing ako sa aking trabaho. Alas 6 na ng hapon at ako ay nakikain sa aking tiyahin na kapatid ng aking tatay. Dumating ang aking karibal na kasama pa rin ang kanyang dalawang alalay. Nagtanong sila kung nandun daw ako at sagot naman ang mga pinsan ko ay oo. Nandito siya at kasalukuyang kumakain sa loob. Noon ay patapos na ako sa aking pagkain at tama naman na tinawag ako ng isa kong pinsan na nandoon nga sa tapat ng hagnana nila ang taong karibal at nakasuntukan ko. Baka daw makikipag-areglo daw o makikipag-ayos sa akin. Natuwa ako sa aking mga narinig mula sa aking pinsan at dali-dali na sana akong bababa ng hagdanan nilang kawayan nang bigla na lang may tumama sa aking noo. Ang tumama sa aking noo ay isang tingga na ginawang bala ng tirador at mula yon sa aking karibal, tinirador niya ako. Sa puntong yon ay hindi ako nawala ng ulirat at hindi rin ako napanghinaan ng loob. Bigla ko siyang dinamba pero nagtakbuhan sila papunta sa likuran ng kabahayan kung saan ay may daluyan ng irigasyon. Hinabol ko siya at naabutan ko ang likuran ng kanyang damit at nahablot ko ito hanggang sa siya ay natumba patalikod. Napahiga siya sa aripit o daluyan ng patubig. Ang hindi ko alam papadudot ang tirador na hawak niya ay may patalim sa kabilang puluhan ng hawakan ng tirador. Inundayan niya ako ng saksak muli pero nailagan ko. Napaatras ako hanggang sa ako rin ang tumumba pati haya. Sinaksak niya ako at sinangga ko ang mga blade ng patalim na sumuot sa pagitan ng aking daliring pangkanan. Maliksi ang aking kaliwang kamay at humawak sa kanyang kamay na may hawak na patalim. Naagaw ko ang patalim at hindi na ako nag-isip. Inundayan ko siya ng saksak at nataon na sa tapat ng kanyang puso tumama ang patalim. Narinig ko noong naitara ko yung patalim sa kanyang dibdib. Narinig ko ang kanyang daing. Nasa ibabaw ko siya at ako ang nasa ilalim. Nasa pag-aakala ng kanyang isang kasama, lumapit siya at sinabing, "Pinsan, tara, patay na yan." Ang hindi alam ng kanyang pinsan na lumapit ay pinsan niya ang may saksak at kasalukuyang naghihingalo na ng mga oras na yon. Itinula ko ang aking nakalaban at inundayan ko din ang saksak yung lumapit sa amin habang ako ay nakahiga pa sa lupa. Pero hindi umabot yon sa kanya. Mabuti na lamang at nakailag siya at doon na nga niya, doon niya ako namukhaan at nalaman na na may tama ang kanyang pinsan. At ako naman ay tumayo na rin pero nakakapagsalita pa siya at sinabihan niya ako ng nasaksak ko daw siya. Binuhat ko siya sa lusong, yun yung bayuhan ng palay para maging bigas na nakapwesto sa harapan ng bahay ng tiyuhin ko. At pinaupo ko siya roon. May lumapit na isang tao at ang tanong ay kung ano ang nangyari. Iyon ay isa ring malayong pinsang ko ang lumapit at sinabi ko ang nangyari. Noong inilawan niya ng flashlight at dahil mag-aalas 7 na ng gabi noon, nakita niya na itim na dugo ang lumalabas sa sugat ng aking nakalaban. At sinabi niya na mamamatay daw siya. At pinayuhan akong tumakbo palayo. Dahil kapag inabutan ako ng mga kamag-anak niya ay baka kung ano ang gawin nila sa akin. Nagtatakbo ako hanggang sa makaabot ako sa main irrigation canal. At dahil malalim noon ang daloy ng tubig mula sa irigasyon. Doon ako naglagi at nagtago sa mga naaanod na bagay kapag may dumadaan sa kalsada. Hinahanap ako ng maraming tao pero nalusutan ko sila. At naikubli din ako dahil gabi na ng mga oras na yon. At madilim na ang kapaligiran. Nakarating ako sa bahay ng isa kong pinsan na nakatira sa gitna ng bukid. Nag-decide ang pinsan ko na pumunta sa bahay ng kawayan at kumuha ng pulis para mag-voluntary surrender ako. Na siya namang nangyari dahil sinundo ako ng mga pulis
at sila din ang nagbalita na patay na raw ang nasaksako. Nanlumo ako, Papa Dudut, pero malakas ang loob ko. Nananalangin na lamang ako kung talagang ito ang kapalaran ko ay tanggap ko na yon. Ang iniisip ko noon ay baka matuluyan akong mapamunti o National Believed Prison. Habang nasa custody ako ng mga pulis at na-inquest na ako, kumalat na ang balita sa aking nagawa. Maraming dumalaw sa akin. May mga nagmumura dahil mga kamag-anak yon nang nadisgrasya ko. Dumalaw din ang aking katipan na maestra. Halos hindi mahinto ang kanyang pag-iyak. At sinabing sana raw ay hindi ko na siya pinatulan. Tumakbo na lang daw sana ako. Nagpasensya na lang daw sana ako. Hindi ako umimik at bagkos ay humingi na lamang ako ng dispensa dahil sa gulong ginawa ko at kinasadlakan. Umabot na rin sa kaalaman ng aking mga magulang hanggang sa isang araw ay dumating sila at umiiyak ang aking ina. Humingi din ako ng dispensa sa aking mga magulang pero nagsalita ang aking tatay at sinabing, "Ako ang pagpasensyahan mo, anak. Dahil kung hindi ako pumayag na maglayas ka, ay hindi mangyayari ito sa iyo." Sa puntong yon ay dama ko ang pagmamahal ng aking mga magulang sa akin. Pero sinabi ko pa rin sa kanila na ito ang kapalaran ko. Kaya tanggap ko na ito ng maluwag sa aking dibdib. Dumaan ang mga buwan at tumagal na rin ang mga magulang ko doon sa baryo na yon. Hanggang sa may nakapagsuggest sa kanila na bakit hindi ninyo lapitan si judge na taga-baryo. Ang tinutukoy nila, yung judge na nakatira sa lugar na yon, sa baryo ng Pinoma, nakamag-anak ng aking nadisgrasya. Mahirap mang gawin, pero ginawa ng aking mga magulang. Lumapit sila kay judge. Alam na ni judge ang mga pangyayari at dahil mabait at magaling na huwes, wala siyang pinanigan maski kamag-anak niya ang mga ito. Isang araw habang kami ay nagkwekwentuhan sa loob ng kulungan, biglang may bumanggit sa aking pangalan at sinabing, "Kunin mo ang mga gamit mo at sumama ka sa akin." Nagbulungan ng aking mga kausap at sinabing, "Yang si judge na yan ay kamag-anak ng napatay mo." At tumili man ako ay sumunod na rin ako. Oo, pumirma si judge na gawin niya akong live out at under sa custody niya. Malakas si judge dahil siya ang political advisor ng gobernador ng Lalawigan. Kaya madali niya akong nailabas ng kulungan. Doon ako tumira sa bahay nila judge sa bayan. May quarter ako at ginawa niya akong kasambahay, bodyguard at driver dahil marunong din ako magmaneho ng motor at sasakyan na apat ang gulong. Lahat ng gawaing bahay ay tumutulong ako. Nag-aalaga din ako ng manok niyang panabong. Mabait ang pamilya niya, asawa at mga kamag-anak niya ay halos nagmana sa kanyang kabaitan. Lalo na ang kanyang asawa na sobrang mabait kaya nakatagal ako sa kanila habang nililitis ang aking kaso. Sa panahon na yon, may umabot sa aking balita na magpapakasal na raw ang aking kasintahan sa iba. May nanligaw kasi sa kanya at sa kadahilan ng baka raw madala ko sa munti ay tuluyan ng masira ang kinabukasan niya. At yon ay aking ikinatuwa dahil nga naman sa masisira lang ang kinabukasan niya kung hihintayin pa niya ako. Kaya nagpakasal na siya sa iba. Labis din akong nasaktan pero sa isang banda, nasabi ko sa sarili ko na mabuti na rin yon at talagang hindi kami ang iginuhit ng tadhana. Habang ako ay nakatira sa kanila, kina-judge ay umuwi lang muna ang mga magulang ko para maghagilap ng pera para ipangtustos sa asunto ko. Pero ang sabi ni judge ay hindi na kailangan ng pera dahil ang kaso ko naman ay isang kaso ng self-defense at may lusot daw ako. At kung hindi man ay ipapasok ako sa isang probation,
Dahil lang sabi ni Judge ay unang offense ko raw yon sa Criminal Court of Justice. At isa pa ang sabi ni Judge. Hindi raw siya nagpapabayad sa serbisyo niya dahil ako naman daw ay tumutulong sa bahay nila bilang isang kasambahay. Pero ganun pa man ay umuwi din ng aking mga magulang dahil bukod sa paghagilap ng pera. Ay kasalukuyan noong nakikisaka ng tubo at palay ang aking tatay at aanihin na nila. Habang umusad ang aking asunto. Sa panahong ding yon, doon nakatira ang bunsong kapatid na babae ni Judge. At doon siya tumitira habang nag-aaral sa high school. Graduating na siya noong panahon na yon sa high school. Isa siyang maganda at mabait na dalaga. At kasama ko siya ng 5 araw sa isang linggo. Dahil Sabado at Linggo ay umuwi siya sa baryo. Pero kalaunan ay hindi na siya umuwi sa baryo dahil sinasamahan na niya ako sa tuwing Sabado at Linggo sa pag-aalaga ng kanyang mga pamangkin na labis kong ipinagtaka at ikinakatuwa. Mabait siya sa akin at parati niyang tinatanong kung nasaktan daw ako sa pagpapakasal ng aking kasintahan sa iba. Ang naisagot ko sa kanya, nasaktan man ako ay wala na akong magagawa. Nandiyan na yan eh. Hahanap na lang ako ng iba kapag naabswelto ako. Abswelto? Sigurado ka ba na maabswelto ka? Tanong niya sa akin. Sagot ko naman ay alam ng Diyos na hindi ko kasalanan ng lahat. Biktima din ako ng pagkakataon. Kung sa bagay, hindi ako kukunin ng kuya mong judge kung wala siyang pag-asang maipanalo ang asunto ko. Magaling ang kuya mo. Mabait siya at hindi kumikiling. Marunong tumimbang ng katwiran ng kuya mo. At ang sagot niya sa akin, kung sa bagay nga. Malimit pa kaming magkasama sa bahay sa madaling araw, sa pagluluto ng almusal at sa panonood ng telebisyon. Maski 10 oras na ng gabi ay naaabutan kami ni Judge na magkasama sa sala at nanonood ng TV. Ito lang ang sinasabi niya sa kapatid niya. Matulog na kayo at may pasok pa sa school bukas. At ikaw naman, ihahatid mo pa ang mga bata sa eskwelahan ng maaga. At tumatalima naman kami. Ganon na ganon ang sitwasyon. Umusad ang asunto ko. At nang pangatlong hearing namin ay nag-decide na yung judge na humahawak ng kaso. Ang desisyon ay acquitted ako dahil napatunayan na self-defense at ang ikinatwira ni judge na siyang tumayo bilang legal counsel ko. Panalo kami at lumaya na ako. Maski maraming nagtampo at nagalit mula sa kanyang mga kamag-anak. Natapos na ang kaso at nagpa siya kung doon muna ako tumira sa kanila, kina judge, at manilbihan para naman makabawi sa serbisyong ipinagkaloob niya sa akin. Ayaw ni judge pero nagpumilit ako at pumayag naman siya. At sinabi ko sa kanila na maski walang sahod judge, basta kakain lang ako. Sa puntong yon ay nagtawanan sila pati ang kanyang asawa. Tanggap nila ako bilang kasambahay at masaya din ako. Hindi ko alam kung bakit masaya ako o baka magtatagal pa kaming magkasama sa iisang bubong ng kanyang kapatid na bunso. Nag-iisang babae ang kapatid ni Judge na bunso at puro lalaki na ang kanyang ibang kapatid. Lahat ng kapatid ni Judge na lalaki ay dumalaw sa bahay niya. Ay natutuwa din sila noong nalaman nila na naipanalo ng kapatid nila ang asunto ko. At yun ay labis kong ikinakatuwa. Ang tanong nila sa akin ay kung kailan daw ako uuwi ng Tarlac. At ang sagot ko ay saka na. Magsisilbi muna ako kina Manong Judge para makabawi ako sa kanila. Mabait si Judge at minsan ay pinapainom niya ako ng alak. Tumatanggi akong uminom pero pinipilit niya ako at siya ay nagkukwento rin sa akin. Ang sabi niya, tapos na ang kaso mo at acquitted ka na. Malaya ka na kaya magpakabuti ka na pag uwi mo sa iyong lugar. Subukin mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Gayahin mo ako. Nag-aaral ako ng abogasya habang nagtatrabaho sa bakery sa gabi.
Oo, Papa Dudut. Helper si Judge sa bakery habang siya ay nag-aaral ng abogasya sa Maynila. At doon ko nalaman ang buhay niya sa kolehiyo. At gusto kong gayahin siya. Magtatrabaho ako maski sa construction para lamang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko na kailangan ng mga taong magpapaaral sa akin. Ako mismo ang gagawa ng paraan para makapagtapos ako ng pag-aaral. Pangako ito sa sarili ko at higit sa lahat ay hiniling ko ito mula sa Diyos. At sana sa pagkakataong ito ay gabayan niya ako. At habang nakatira din ako sa kanila, ay may namuong pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa ng kanyang kapatid na bunso. Oo, Papa Dudut. Nagpahiwatig po ako sa kanya at agad naman akong sinagot at ayon, naging magkasintahan kami. February noon, 1978, at malapit na ang araw ng mga puso. At sa araw ding yon, ginanap ang JS prom nila sa school. Senior high school na siya at gagraduate na siya. Kinausap niya ako at ako raw ang partner niya sa kanilang JS prom. Nagulat ako at sinabi ko na bakit ako eh bawal yata yon dahil dapat kumuha ka ng kapartner mo sa mga kaklase mo. Ang sagot niya ay anong partner-partner? Aattend ako pero ikaw ang dadalhin kong partner. At ikaw ang magsasayaw sa akin bilang partner. Umattend nga kami, sinamahan ko siya. Dala pa namin ang owner ni Judge. Kaya alam ni Judge na ako ang bodyguard driver ng kapatid niya. Habang naroon kami sa party, Papa Dudut, ako ay naiiling dahil ang gagara ng mga kasuotan ng mga attendees sa kanilang JS prom. Pero litaw na litaw ang kagandahan ng kapatid ni Judge dahil sa kaputian niya. Hindi nga siya sumayaw sa iba dahil noong unang parte ng sayawan, hinatak na niya ako at isayaw ko daw siya. Nahihiya ako, sabi ko sa kanya at tanong niya, eh bakit? Ngumiti lang ako dahil hindi ko maisip na ang isang presong katulad ko ay may kasamang isang magandang dilag na nagpatibok na naman ng aking puso. Ang sabi niya sa akin ay hindi ka na preso at isa kang espesyal na tao para sa akin. Para akong lumulutang sa alapaa, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Natapos ang party at kami ay umuwi na. Mag-aalas dos na ng madaling araw ay dumating kami sa bahay ni Judge at tulog na silang lahat. Pumasok kami sa bahay pero ako ay dumiretso sa aking quarter. Nagulat na lamang ako nang sumunod siya sa akin at tinanong ko siya. O bakit ka nandito? Sa taas ang kwarto mo, hindi ba? Tinitigan niya ako at sinabing hindi pa raw siya inaantok. Sabi ko alas dos na. At malalim na ang gabi. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay sinara niya ang pintuan ng quarter ko at nilak. Natakot ako, Papa Dudut, at sinabi ko na baka magising ang Kuya Judge niya. Ang sagot niya eh, ano ngayon? Dalaga na ako at binata ka naman. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Tinitigan ko siya at tinanong ko, magpapakatanga ka ba sa isang katulad ko? At bakit? Hindi ka ba seryoso sa akin? Tanong niya. Sa puntong yon ay bigla ko siyang kinabig at naganap ang hindi dapat maganap. Nakatulog kami hanggang mag-aalas 4:30 na. At dahil mababaw lang ang tulog ko, dahil siguro sa takot, may naulinigan akong bumaba sa salas nila. At yon ay si Judge nga dahil sinisilip ko pa siya. Ginising ko siya at sinabi kong nandyan ang kuya mo sa salas. Dali-dali siyang nagbihis at tumalilis na papunta ng kusina. Doon ay may daanan sa likod ng bahay. Nagkunwari siyang nagluluto na ng almusal dahil nagsalang siya ng sinaing. Narinig ko pang tinanong kung nasaan ako. Ang sagot niya ay tulog pa siguro dahil madaling araw na kaming umuwi. Sagot niya sa kuya niya na dinig ko. Hindi naman nagsalita ang kuya niya pagkatapos ng pagtatanong niya. Lumipas ang mga araw at kami ay nagpapakiramdaman.
At may napansin ako, malimit nang maagang dumarating sa kanilang bahay si Judge. Kalimitan kasi ay umuwi siya ng halos mag-aalas 12 na ng gabi o kaya ay halos madaling araw na. At pati ako ay may takot na namuo sa aking isipan. Hanggang sa isang araw ay niyaya niya ako na mag-inom daw kami. Kaming dalawa lamang. May mga tanong sa aking kaisipan. May alam na kaya siya. Papauwiin na kaya niya ako. At habang nagiinuman kami, siya ang bumasag sa katahimikan. Habang sa isang tabi malapit sa aming lugar na nagiinuman ay naroon ang kanyang bunsong kapatid. At narinig niya ang usapan namin. Joe, alam kong meron kang nakatagong kagalingan. May utak ka. At alam ko na gagamitin mo lang ang utak mo para magtagumpay ka. Sa mga sinabi niyang yon ay napaisip ako. At tanong ko sa sarili ko ay paano kaya? Patuloy siya sa kanyang pagsasalita. Umuwi ka o kaya ay magpunta ka sa Maynila. Makipagsapalaran ka doon. Binata ka na at malaki ang tsansa mo na makahanap ka ng trabaho. Oo nga Papa Dudut, naisip ko. Isang ganap na binata na nga pala ako at sadyang kay bilis ng panahon. Ito pa ang sinabi niya. Bibigyan kita ng pansimula mong pera at ito ang gagamitin mo sa paghahanap mo ng trabaho sa Maynila. Oo, binigyan ako ni Judge ng 3,000 piso at noong panahon na yon ay napakalaking halaga nun. Nang gabi na yon ay pasikretong nag-usap kami ng kanyang bunsong kapatid. Tinanong niya ako kung papayag ako sa gusto ni Judge. Ang sagot ko ay isang magandang pagkakataon na yon. At gusto kong tanggapin ito. At gagawin ko ang lahat para lang makapaghanap ng trabaho maski saan sa Maynila. Pero paano na ako? Yon ay parang may bumuhos sa akin na parang malamig na tubig at natauhan din ako. Paano nga kung magbunga ang ginawa namin? Gulong-gulo ang isipan ko. Nagtatalo ang aking kaisipan. Paano nga ba? Natahimik kami at siya na rin ang bumasag ng aming katahimikan. Sige, papayag din ako na pumunta ka sa Maynila. At kung sakaling magkaroon o magbunga ang ating ginawa, ay ipagtatapat ko ito sa kanila at pananagutan mo ko. Tinitigan ko siya at tinanong ko kung sigurado ka ba sa desisyon mo. Tumango lamang siya. Kinabukasan ay nagpaalam na ako. Inihatid pa nga nila ako sa terminal ng bus papunta ng Maynila at kasama pati ang kanyang pinsang babae. Sa istasyon ng bus ay nagpaalaman ng kami at napansin ang kanyang pinsan kung bakit umiiyak siya. Napansin ng pinsan niya ang labis namin na pagiging malapit sa isa't isa. Hindi man nagtatanong ang pinsan niya, pero alam ko. Naramdam ko na na alam niya ang relasyon namin dahil nakita ng pinsan niya na hinalikan ko pa siya sa kanyang labi bago ako umakyat ng bus. Umakyat na ako ng bus at hindi na ako lumingon at kumaway. Doon ay bigla na lang naramdaman ko sa pag-usad ng bus papunta ng Maynila ang kalungkutan. Mula noon ay hindi ko na nakita ang aking mahal. Nang dumating ako ng Maynila sa Quezon City ay tumuloy ako sa bahay ng aking panganay na kapatid at tinanggap naman nila ako. Sinabi ko sa kanila na maghahanap ako ng trabaho maski piyon sa construction. Hindi na sila nagulat sa aking desisyon dahil alam nila na isa akong trabahador ng aking ama noon. At sa panahong rin yon ay wala rin mga nakokontrata ang tatay ko. At sinabi ng bayaw ko, oo, lumapit ka kay Engineer Milia dahil mataas ang tungkulin niya sa physical plant office ng University of the Philippines sa Diliman. Nasa construction consultancy services noon ang pinsang kong engineer. At lumapit nga ako sa kanya at narekomenda naman niya ako sa isang construction company na nangungontrata sa UP Diliman.
at isa na roon ang Asian Institute of Tourism sa tabi ng Iglesia ni Cristo sa Central. Napasok ako isang helper electrician na ang ibig sabihin ay taga-sinsil ng mga pader para lagyan ng mga tubo na papasukan ng alambre o electrical wires. Dahil sa sinsil ay parating may sugat ang mga kamay ko dahil sa tama ng martilyo. Tiniis ko yon. Mga anim na buwan nang maisipan ko. Bakit hindi ako humiling sa pinsang ko na ipakiusap niya ako sa aking construction engineer? Engineer Marcelo, na bigyan nila ako ng panahon para makapag-aral sa kolehiyo. At yon ang ginawa ng pinsan ko. Naging timekeeper, warehouseman ako at doon na rin natutulog sa bodega ng aming construction site. Hindi lang ako nag-iisang natutulog doon. Stay in, ika nga dahil may mga tarima na kami roon na ginawang tulugan na yari sa mga scrap materials. Isa na roon ang kasama ko na si Big Boy Sevilla, isa ring electrician. Mabait siya, Papa Dudut, at nagkagaanan kami ng loob. April 1979, malapit na ang enrollment sa kolehiyo at nag-enroll na ako doon sa kolehiyo na pinag-aralan ko noon sa Quiapo. Nang pasok ko ay alas 5 ng hapon hanggang alas 10 na ng gabi. Itinuloy ko rin ang aking kurso na engineering. Nasa second year college na ako noon dahil noong mga nakaraan ay natapos ko na ang first year. Carried pa rin ang mga previous subjects ko maski matagal ng panahon na ang nakalipas. Mahigit 3 taon naming ginawa ang UP AIT or UP Asian Institute of Tourism, Diliman, Quezon City. At 3 taon ding nakausad ako sa kolehiyo. At noon ay patapos na ako sa 4th year college engineering course. At sa susunod na semester ay papasok na ako sa 5th year sa kolehiyo. Sa unang taon ng aking pagtatrabaho, parati kami nagsusulatan ng aking kasintahan. Sa unang buwan ay matamis ang aming palitan ng sulat. Ibinalita rin niya sa akin na hindi nagbunga ang ginawa namin noong gabi ng JS prom nila. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng sulat na pinapupunta niya ako sa Kawayan, Isabela. Para magpasya kung ipagpapatuloy namin ang aming pagmamahalan at kung hindi ay mapipilitan siyang sagutin at magpakasal sa isa niyang manliligaw. Sa puntong yon ay nabigla ako at nag-isip. Ang sabi ko sa sarili ko dahil hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral at sa dahilang hindi ko pa natutupad ang pangako ko sa sarili ko kay Judge at sa aking mahal na magtatapos ako ng aking pag-aaral. At isa pa ay wala akong kakayahan na puntahan siya. Malayo ang Isabela. Kapos ako noon dahil sa gastusin sa aking pag-aaral. Kaya sinagot ko na lamang ang kanyang sulat at ito ang sinasaad ng aking liham. Kung talagang mahal mo ko, ay handa kang magtiis at maghintay. Ilang taon na lang ang ating ipagtitiis. Nangako ko sa iyo, sa kuya mo, at sa sarili ko natatapusin ko ang sinimulang kong kurso. Pero kung sakaling pipiliin mo na magpakasal sa iba, sarili mo yan at kaisipan mo yan. Hindi ko kayang kontrolin anuman ang gagawin mo. Just follow what is in your mind and in your heart. And I'll have to follow my dreams too. Our dreams. Lumipas ang buwan. Marso noon at dumating ang isa kong kamag-anak sa Maynila at nagkita kami. Ibinalita niya sa akin na ikakasal ng araw siya sa katapusan ng buwan ng Marso. Gusto kong sisihin ang sarili ko na bakit hindi ko siya pinuntahan noong iniling niyang puntahan ko siya sa Isabela. Sa puntong yon, ay nangutang ako sa mga kasama kong trabahador na ang gusto ko ay puntahan ko siya at tanungin siya kung mahal pa niya ako. Nakarating ako sa isang araw bago dumating ang araw ng kanyang kasal. Dumiretso ako sa bahay ni na Judge at noon ay alam na rin pala nila ang naging relasyon namin dahil sa pinsan niya na naghatid sa amin noon at naikwento ito sa kanya. Kinausap ako ni Judge at kinumusta
Wala akong maisagot kundi ang sinabi ko na nagpunta ako sa Isabela dahil sa kanyang kapatid. Hindi naman siya nagalit pero naglabas siya ng isang bote ng alak. Nag-usap kami at tinanong ako kung gusto kong makausap ang kapatid niya. At ang sagot ko ay opo, Judge. Kung pwede po sana. Dahil malapit lang naman ang venue ng kasal mula kina Judge ay madali niya itong napatawag. At siya naman ay dumating. Ang sabi niya ay ayaw sana na mapapangasawa niya na puntahan ako pero nakiusap siya na kakausapin lamang ako para tapusin ang aming nakaraan. Tinanong ko siya kung bakit. At sinagot niya ako na hindi daw niya alam. Nag-isip daw siya na kapag makakatapos na raw ako ng aking pag-aaral at mas marami raw babae na mas karapat dapat sa akin na may natapos din kapag tapos na ako. Yon ang naging sagot niya. Tinanong ko ulit siya kung bakit ulit. Ganyan ba ang pagkakakilala mo sa akin? Umiyak na lamang siya at wala na siyang naisagot pa. Nagtapos ang aming usapan na iyakan na lamang. At tinanong ko siya kung hindi na ba makakaurong sa kasal. Tumango siya. Papadudot, gustong bumagsak ng mundo ko noon at parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Nagsalita si Judge na kailangang tanggapin ko na lang daw ang mga pangyayari at hindi kami ang para sa isa't isa. Nirespeto ko si Judge dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya at sinabi rin niya na buntis na ang kanyang kapatid at hindi na siya makakaurong sa kasal. At tuluyan ang bumuhos ang aking mga luha. Kinabukasan at madaling araw pa lamang noon, sa oras na yon, alas 3 ng madaling araw, ay naramdaman kong gising na si Judge. Yung oras na yon ay nagpaalam na ako sa kanya. At ginising din ang kanyang asawa at nakapagpaalam din ako sa asawa niya. Tumuloy na ako sa bus station papunta sa Maynila. Sa bus pa lamang, papadudot, ay parang ayaw ko nang tumuloy sa Maynila. Dahil sa isip ko ay bagsak na ang mga pangarap ko. Tumingin ako sa itaas at napag-isip ng isang tanong, ng isang bakit. Sa aking harapan ay napansin ko ang batang magkakatabi sa kanilang mga upuan. Medyo madudungis ang mga ito. At sa isang upuan ay ang mga magulang nila na magkatabi din. Ang tatay ay butas ang pantalon at hapis ang mukha. Ganon din ang kanyang asawa. Baka sa kanila ang hirap sa buhay. At habang nasa biyahe, natanong ko ang lalaki kung saan kayo pupunta. Ang sagot ng lalaki ay pa-Maynila kami at doon ay maghahanap ng trabaho. Bakit dala mo ang buong pamilya mo? Ang sagot niya, kasi daw mahirap iwanan ang pamilya niya at isa pa ay mahirap daw ang kanyang buhay sa kanilang lugar. Papadudot, mahirap ang walang natapos. Ayaw ko na maranasan ng mga anak ko ang ganong sitwasyon. Marahil ay binuksan lang ng Diyos ang aking kaisipan at gusto ng Diyos na imulat ko ang aking mga mata. Nagtuloy nga ako papunta ng Maynila. Sa pagdating kong muli sa Maynila sa aming barracks ay naihinga ko ito sa aking mga kasama sa trabaho. Tinawanan lang nila ako. Ang sabi ni Big Boy, Joe, ang daming babae sa Maynila at kapag nakatapos ka sa pagiging engineer, ikaw ang lalapitan ng babae at sana pumili ka ng babaeng matino at maski iwanan mo sa kanto at kung saan ay hindi ka ipagpapalit. Si Big Boy, papadudot, ay siya kong kadikit sa trabaho. Sa aking pagpasok siya ang nagbabalot ng kanin para babaunin ko sa aking pagpasok sa paaralan at pagdating sa school. Ang gagawin ko ay bibili na lang ako ng dalawang tukneneng or one day old chick na piniprito para yun naman ang uulamin ko sa kapirasong kanin na baon ko. Sabay hingi din ng suka or asin. At sa oras ng pagkain ko ay papasok ako sa men's room o sa kubeta at doon ay titirahin ang pagkain ko nang walang nakakakita. Ganyan, papadudot, ang mga panahon na nag-aaral pa ako. Taong 1982, nagkaroon ng mga pwesto sa MWSS Balara, Quezon City dahil
bago ang building na naipatayo roon sa tabi ng Balara Filters. Nag-apply ako at mapalad naman akong naging empleyado doon bilang maintenance supervisor. At doon na ako nakapagtapos ng aking kurso sa pagiging engineer. At tamang-tamang naging junior engineer na ako. Nang taong ding yon, nagkaroon ng mga magpa-practicum sa amin mula sa eskwelahan na NCBA. Tatlong babae sila at sinabihan ako ng boss ko na pumili raw ako sa tatlo kung sino ang magiging temporary secretary ko. Isa sa kanila ang voluntaryong nagtaas ang kamay at ang sabi niya, ako na lang ang maging sekretarya niya. Hindi naman ako tumanggi, Papa Dudut, at nagsimula nga siya. Sa aming pagtatrabaho, Papa Dudut, unti-unting nagkapalagayan ng loob at inaya ko siyang kumain kami sa isang fast food chain along Katipunan Avenue sa harap ng Ateneo de Manila, Quezon City. Pumayag naman siya. Niligawan ko siya dahil graduating na rin siya noon sa kursong Commerce o Business Administration, Major in Banking and Finance. Sinagot niya ako, Papa Dudut, at nagpakasal kami taong 1983, November. Nabiyayaan kami ng dalawang anak, isang malusog na babae at panganay ko at isang malusog ding lalaki ang bunso ko. February 1986, pagkatapos ng February Revolution, humirap ang buhay sa Pilipinas. At isang araw ay nagkaroon ng isang nakapaskil sa aming bulletin board sa MWSS. Nakalagay doon ang Wanted Engineers for Middle East. Noong panahong ding yon, Papa Dudut, November 1986, ay lumabas ang resulta ng board exam ko for Civil Engineers. Sa tulong ng aking ninong sa kasal from MWSS, na miyembro rin ng ERPI or Engineering Review of the Philippines, pumasa na ako sa board exam. Naging ganap na akong inhinyero, Papa Dudut, at nag-apply nga ako papunta ng Middle East. Doon na nagsimula ang mga maraming pagpapala ng Diyos. Napag-aral ko ang aking mga anak sa magandang eskwelahan. At sa ngayon ay pareho na silang nakapagtapos sa kolehiyo. Napagtapos ko sila nang hindi pupungas-pungas ang kanilang supply sa kanilang pag-aaral. At dahil mababait sila at parati kong kinikwento sa kanila ang mga naging karanasan ko sa buhay. At lubha silang nalulungkot kapag kinikwento ko sa kanila yon, kaya siguro naging matinurin sila sa kanilang mga pag-aaral. Ang dalawa kong kapatid na sumunod sa akin sa kadahilan ng hindi sila nakapaghintay kung sino ang mapag-aaral sa kanila ay napilitan na lamang silang mag-asawa. Pero noong panahon ako ay nasa Middle East, ay kinuha ko ang kapatid kong lalaki para magtrabaho bilang elektrisya namin. Sa ngayon, Papa Dudut, may mga apo na rin ako sa dalawa kong mga anak. Kasama ko na rin ang aking asawa dito sa Abu Dhabi, UAE. Isa na akong construction project consultant. At ang aking asawa naman ay nagtuturo sa isang universidad dito sa Abu Dhabi. Maganda na rin ang mga sahod namin at marami na kaming naipundar, Papa Dudut. Sadyang naging masalimuot ang aking buhay. Pero nagtapos ito sa isang magandang sitwasyon. Hindi ko sukat akalain na magtatapos ng ganito ang aking buhay. Hindi ko rin sukat akalain na isang preso na gaya ko ay magtatapos sa isang magandang storya. Oo, mamamatay akong masaya at lubos na magpapasalamat sa poong may kapal dahil ngayon ko lang napagtanto na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin malulusutan at kakayanin. Sana, Papa Dudut, ay nagdulot ito ng isang inspirasyon lalo na sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Lagi nilang isipin na ang buhay ay isang parang gulong. Minsan nasa ilalim at kung minsan ay nasa ibabaw at lagi mong iisipin na kung ikaw ay nasa ibabaw, huwag mong isipin na tapakan ng mga taong nasa iyong ilalim. Laging tularan ang judge na nagbigay sa akin ng pag-asa na sa kabila ng katayuan ng kanyang posisyon ay nagawa niyang tulungan ng isang katulad ko
na noon ay nawawala sa mabuting landas ng buhay. Itinuwid niya ako papunta sa tamang landas sa tulong ng ating may kapal. At habang sa pagtahak mo ng iyong landas, ay huwag kalimutang tumawag sa puong may kapal. Maraming maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking storya ng buhay. Batid kong makapagbibigay ito ng isang inspirasyon kung paano ang isang tao ay pwedeng bumangon pagkatapos ng kanyang pagkakadapa sa buhay. Lubos na gumagalang, Jose A. Enriquez, Project Consultant, WSP Middle East, UAE. Sa mga forever nakatutok sa Papa Dudut Stories, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang kwentong ito. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.